Okay, good day mga kapungos. So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano at saan gagawa ng magandang thumbnail para sa iyong YouTube videos. So guys, panoorin nyo guys, ituturo ko sa inyo gamit ang PixelLab apps. Thank you guys, watch this. So, okay guys, nandito na tayo sa screen ng mobile phone natin. So, to guys, ito yung ginagamit ko na apps pang edit ng ginagawa kong thumbnails doon sa video ko sa YouTube. Okay, so pindutin natin tong apps na ito guys, na pwede naman itong download sa Play Store natin. So, libre naman ito, i-download nyo lang para magamit nyo sa paggawa nyo ng magandang thumbnails. Okay, so punta tayo sa apps na to. So, yan guys. So, yung makita kayo na new text. Tsaka sa taas guys, maraming symbol dyan. Magagamit mo yan lahat. Basta, ano mo lang yan, pag-aralan mo lang. So, sa simple muna na tayo. Sa tutorial natin kung paano lang gamitin ito ng simple lang. Okay, so ito guys yung plus sa taas, tsaka itong desktop na to, tsaka share na symbol, tsaka yan may double click dyan, so magamit natin yan. So dito muna tayo sa trash can para makuha natin itong new text na to sa may pinaka apps niya. Okay, so i-delete muna natin yan. And then, punta tayo guys sa plus symbol na to para makakuha tayo ng picture natin sa gallery natin. Okay, so makikita nyo guys, may nakalagay dyan. Okay, so text, current date, sticker, shapes, from gallery, and draw. So, pwede ka dyan mag-drawing guys. So, kung yan ang gusto mo mag-drawing ka, pwede rin. So, punta tayo sa gallery natin guys. From gallery. So ayan. So guys, makapunta tayo sa gallery natin. Pipili lang tayo ng picture na gusto natin na ilagay sa thumbnail natin sa video sa YouTube. So ito guys, halimbawa ito, magandang picture nito. Okay. So yun guys, sa baba dyan, merong ratio dyan. So yung required ni YouTube dyan para sa thumbnail is 16:9. So pindutin natin yung 16:9. So yan guys, so i-adjust mo lang guys. Ayan, so yan lang yung matira guys, maliit lang. So ang advice o tips ko sa inyo, pag nakakita kayo ng magandang view at saka gusto nyong mag-picture, so dapat nasa medyo malayo kayo para makita yung o maging whole body kayo at saka yung caption nyo is malagay nyo lahat sa picture. So yan guys, so napindot na natin ang 16:9. So itong symbol sa baba, may check dyan. So ito yung pindutin natin. Okay, so nandito na siya guys. So mayroon dyan nakalagay sa mga gilid ng picture na yan, itong malaking bilog, pang-adjust yan sa lahat ng picture para palaki mo. Tsaka itong sa baba, pababa rin. Tsaka itong sa gilid, tagilid. Ayan. So ito rin sa pinakakanto na to, pwede mo siyang i-slide. Ayan, paikot-ikot. So pwede siya. So ngayon ang gagawin natin, i-adjust yung full screen lang natin sa dito. So adjust natin siya guys, ang ganyan. Ayan. So kayo nang bahala guys mag-adjust, basta maganda lang yung pagka-adjust ninyo. Yung balance lang ng picture. Yan. So halimbawa, ganyan lang siya. So yan guys, gumagalaw-galaw yan. Gumagalaw-galaw yan. So ilalock natin yan. Punta tayo dito sa tong double clip na to. Makita nyo guys, yung mayroon yung square
na symbol niya sa taas na parang dalawa. Meron siyang shadow. So yan ang pinutin natin. So yan, nakita nyo guys, meron siyang parang kandado. Yun ang pipindutin natin para malock siya sa screen. Okay, so balik tayo doon sa clip na yun. Pindutin natin ulit ito. Ayan. So guys, ito, hindi na siya gumagalaw. So hindi na gumagalaw yung picture. So ngayon, ang gagawin natin, maglagay tayo ng caption doon sa dito sa picture na to based doon sa videos na in-upload natin sa YouTube channel natin. So punta tayo doon sa symbol na plus. Okay, so ito, pindutin natin ang plus na symbol. Okay, so meron dyang text. Yung text yung pipindutin natin. Then, so may makita ka guys, ito. So ito guys, pwede rin palaki ito. Yan. Pahaba. Pwede rin. Paikot-ikot. So, pwede rin. So, maglalagay tayo ng text dyan. So, itong symbol sa taas na parang lapis, ito lang yung pipindutin natin. So, yan. Mayroon ding lapis ulit. So, pindutin natin ulit yan. Yan. So, lalabas na. Purahin muna natin yung new text. Tapos, maglagay tayo, guys, ng caption based doon sa video. So, halimbawa, yung video mo na in-upload is video tutorial about sa pag-upload na upload ng video sa YouTube. So, ilagay natin dito. Video tutorial on how to upload video. So video, so yan lang halimbawa guys. Halimbawa lang yan. So, i-okay na natin. Pindutin natin ng okay. Sa taas. So, yan guys. Mapunta na siya dyan. So, i-adjust lang natin. Yan. Halimbawa ito. Kayo nang bahala guys kung saan nyo ilalagay siya. Basta maganda lang siya tingnan. So, halimbawa, dito lang. Dito ko lang ilagay. Sample lang. I-adjust mo lang siya. So yan. So ngayon, lagyan natin siya ng kulay. So dito tasi, sa baba, kita ka dyan mga symbol dyan. Yung letter A, yun ang pindutin natin. So yan, lalabas ng mga symbol dyan. So lagyan natin siya ng color. Yun, makita nyo, color. Pindutin natin. Then, pipili din tayo ng kulay na gusto natin. So, ito. Red yung pipiliin ko para makita siya. Okay, so lagyan lang natin ng ito, stroke, para mas makita siya. So, yan. So, parang complex siya sa picture. Then, punta tayo guys.
videos ninyo. So, yan lang guys. So, example lang naman yan. So, pwede na yan. So, ang gagawin natin para may upload natin o may lagay natin sa ating video sa YouTube. So, pindutin lang natin ito guys, itong share na symbol na to. Ayan. So, yan dyan guys, makikita natin may save to gallery dyan at saka share. So, save to gallery lang tayo para mapunta siya doon sa gallery natin. Ayan. So, image save na siya. So, leave na tayo dito guys. Punta tayo sa gallery natin. Okay. So, yan guys, nandyan na siya. So, ganun lang guys, kasimple ang gumawa ng thumbnails sa PixieLab. So, mas maganda dito guys gumawa sa apps na to. Kasi marami siyang tools dito. Marami kang magagamit. Saka marami kang style na magagawa dito. So, yan lang guys ang video tutorial ko. So, next natin yung tutorial is about sa pag edit naman ng thumbnail. So guys, maraming salamat sa panonood sa video tutorial ko. So God bless and thank you.